NBA signings muna tayo. But first, make sure you like this video at mag-subscribe. Hit mo na rin ang notification bell para wala kang mamintis ng mga videos natin. First, Sacramento Kings will sign Damian Jefferson and Ade Merkey. Ang parehong players nga ay naging undrafted pero bibigyan sila ng Sacramento Kings para maipakita if they belong to this league. Si Jefferson ay nag-average sa Creighton University ng 12 points, 5.4 rebounds, and 2.4 assists. Shooting 51% from the field and 35% from the 3-point distance. Naglaro din siya sa summer league team ng Kings pero hindi binigyan agad ng roster spot dahil meron ng 14 guaranteed contracts ang team. So, ano nga ba ang ibig sabihin ng Exhibit 10 na contract? Bale, bibigyan sila ng training camp invite and then kung maganda yung performance nila sa practice is maiko-convert ito sa two-way contract na ang ibig sabihin naman ay pwede silang mapunta sa final roster or pwedeng mapunta sa G League team. Next, Chicago Bulls will sign Bryce Alford, ang sharp shooting guard from UCLA at former teammate ni Lonzo Ball. And that makes sense dahil nandito nga sa Bulls si Lonzo, pati na rin pala si Zach LaVine. Sa UCLA ay nag-average ito ng 15 points at 3 assists per game pero hanggang G League at mga summer league teams lang ang napupuntahan niya. Marami din siguro ang nakapansin na meron kayang say sina Zach LaVine at Lonzo Ball dito dahil mga former teammates niya nga ito. Naging backup si Alford ni Zach LaVine noong 2013 to 2014 season and he is a legit 3-point shooter. Let's see how it goes para sa Bulls. Maganda naman yung offseason nila. So, I think this will work out. Next, New Orleans Pelicans is signing undrafted rookie Jan Pete Jr. He spent 4 years sa Alabama and doong last year niya ay nag-average ito ng 12.6 points, 5.2 rebounds at 1.9 assists, shooting 42% from the field and 37% from downtown. Nagkaroon kasi ng tatlong open spots yung Pelicans, cutting Malcolm Hill, James Bunk, and Wenyen Gabriel. Though itong si Petty will likely join their G League team. Next, Toronto Raptors will sign Josh Hall. Naging undrafted noong 2020 pero naspent niya ang kanyang rookie season sa Thunder on a two-way contract. Nakapaglaro siya ng 21 games averaging 4.1 points and 2.8 rebounds sa loob ng 16 minutes per game. Kaso lang, he is only shooting 30% from the field. Next, Philadelphia 76ers will sign Jared Brownridge. Undrafted noong 2017 and then nag-spent ng isang season sa Italy bago makapunta sa G League team ng 76ers. And parang ang nangyari ay binigyan lang siya ngayon ng extension. Pero ngayon, they will see kung pwede nilang ma-convert into a two-way contract dahil kailangan nila ng point guard. Lastly, Cleveland Cavaliers will sign Ed Davis and grabe na yung pag-iipon ng Cavs sa mga big man. Sila na ata ang team na may pinakamaraming bigs. Davis is the 13th pick overall noong 2010 NBA draft. Nakapaglaro na sa 7 teams sa NBA. Raptors, Grizzlies, Lakers, Blazers, Nets, Jazz, and last season para sa Timberwolves. Nakapaglaro ito ng 23 games sa Minnesota at 7 beses naging starter. Sa loob ng 13 minutes per game ay nag-average ito ng 2 points and 5 rebounds. Kinuha siya dahil kilala ito ng head coach ng Cavs. Alam niya na one of the best locker room guy and magaling mag-mentor sa mga batang players. And that's all for this video. Let me know all your thoughts in the comment section below. I will now step back. Bye-bye.